Bago ang lahat, luma muna. Maaalala nyo dati yung kwento ni Christian Wood. Naging popular siyang player noong 2020 nung nasa Detroit pa siya. Dahil sa kanyang improvement na meron siyang 13 points at 6 rebounds per game. Yun din ang time na maraming teams ang nag-iintay sa kanya sa free agency. Undrafted pa noon si Christian Wood noong 2015 NBA draft. Ito yung time ni na Karl Anthony Towns. Umiikot din kasi yung kwento ng karir niya na hindi nga siya napili sa draft tapos sa mismong gabi din na yun, iniiwan siya ng kanyang GF. Sa kwento kasi, hinatid lang niya sa airport at hindi na ulit nagparamdam sa kanya. Hanggang sa nagpalipat-lipat ng teams at kahit sa G League bago mapunta ng Detroit. Siya din kasi yung player na na-claim ng team galing sa waiver noon mula sa Pelicans. Si Wood din, 7 days before i-announce ng NBA na positive sa virus si Tito Rudy, umiskor siya ng 30 points at 11 rebounds versus Jazz noong March 7. Sa 2020 din, nasuspende yung game na yon. Hindi rin nakasama ang Detroit sa bubble. Ang last game pa ni Wood ay versus Sixers na meron siyang 32 points at 7 rebounds. Kaya din siya nakakuha ng malaking kontrata nun sa Houston bilang undrafted player. $41 million sa loob ng 3 taon. Nakalaro ng 2 taon dito nga sa Houston si Christian Wood bago siya ma-trade papuntang Dallas at tinag din siyang isa sa top free agent ngayong 2023 sana. Kaso mag-iisang buwan na wala pa ring team ang kumukuha sa kanya. Sinasabi kasing nagsimula talaga yung problema ni Christian Wood nung maglaro siya sa Dallas, na-expose kasi. Sinabi kasi niya noon na target niyang maging all-star, ito nga ay matapos din sabihin ni Jason Kidd na gagawin siyang six-man. Siya din ang unang player sa franchise ng Dallas ang umiscore ng 25 or more points sa unang 2 games. Sa Christmas game naman versus Lakers, meron siyang 30 points, 8 rebounds, 7 assists, 4 steals at 2 blocks. Sa mid-season din ng 2023, siya ang isa sa top player para manalo sana ng Sixth Man of the Year Award. Pero ang nanalo sa 2023 si Malcolm Brogdon, meron siyang average na almost 15 points, 4 rebounds, 3 assists at 44% mula sa 3-point area. Si Christian Wood naman, 16 points, 7 rebounds, 1 block, 37% mula sa 3-point area at 50% sa field. 17 out of 67 games kasi nakasama din si Wood sa starting unit. Ito naman galing sa statement mula sa Los Angeles Times. Kapag di umano nakuha ng Lakers si Christian Wood, si LeBron ang magiging greatest player of all time. Dahil ganun kahirap di umano ang sitwasyon ni Christian Wood. Yung sinabi kasing si LeBron ang magiging greatest of all time, may terms kasi doon, nakalimutan ko lang tawag. Pero halimbawa lang yun. Or kinumpara lang kung gaano talaga ang naging problema nito si Christian Wood. Nilagay ko na lang din sa thumbnail. May report kasi na interesado talaga ang Lakers na kunin siya. Mataas pa rin ang value niya bilang big man dahil sa kanyang outside shooting. Ang problema lang, katulad ni Ayton, defense. Kulang di umano yung depensa niya pati yung mga block shot. Nainis din di umano ang mga coaches at teammates niya dati. So hindi naman binanggit kung Dallas lang yon. At dati may report din na ayaw nga niyang magpasab nung nasa Houston pa siya. Ang isa pang binanggit doon, hindi rin alam ni Christian Wood kung saan ang lugar niya sa liga. Ito ay particular sa naging komento niya noon nung sinabi ni Jason Kidd na gagawin siyang six-man. Kinoconnect din kasi doon yung pagiging professional player talaga ni Christian Wood. Sa madaling salita sa Tagalog, lumalaki di umano ang ulo ni Christian Wood after nung stint niya sa Detroit at nakakuha ng malaking kontrata at nahihirapan ding i-handle siya ng mga teams. Ang Dallas open sa sign and trade para dito kay Christian Wood dahil nga nasa kanila pa yung rights niya. Lakers ang gustong makuha siya. Pero base dun sa report, $9 million ang kailangan na maialis ng Dallas para makuha si Christian Wood ng Lakers para hindi rin lumagpas sa tax apron. Ngayon naman, dinidikit kay Christian Wood ang Miami Heat. Ito ay kapag natuloy yung trade kay Damian Lillard. Ang Miami kasi merong heat culture ni Pat Riley. Kaso nga lang, kapag matigas ang ulo ng isang player, kahit gaano pa kagaling yun, hindi siya kukunin. Ang ginagawa pa di umano ng mga teams ngayon, nagpapa-background check kay Christian Wood. Ginawa yun ng Lakers na ang lumabas pa, Bulls ngayon ang team na pwede makakuha sa kanya. Kahit pa sinabi ni Rob Pelinka, kailangan nila ng isang player na stretch 5 capabilities.
Hindi pa naman nagagawa ngayon ang sign and trade ng Dallas at Lakers. So, posible pang makuha ng ibang teams itong si Christian Wood at magkakatalo sa presyo.